So ayan, good day, welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe, hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong upload. So yeah, today panibagong website na naman, no? So investment site ulit dito sa metapowercrypto.online. So ito yung bagong site, no? So dito nag-accept sila ng cookie, so huwag niyong i-click yan kasi lahat ng data sa browser nyo is makukuha nila, no? So pero selected lang naman, so pwede nyo na silipin yan, pero mabusisi kasi pag sinilip nyo pa yung anong cookies yung kinukuha nila, kasi pag sinabing cookies, data yan, data ng kumbaga ito yung algorithm kasi ng Google Chrome. Kung ano yung sinesearch mo palagi sa browser or sa Facebook, sa mga application, magagather ni Google Chrome yan dahil sa cookies. So kung anong interest mo, yun din yung pinapakain ng algorithm sa'yo, no? So mahilig ka mag-search ng cellphone, so mga cellphone product yung papasok sa news feed mo sa Facebook. Like for example, sa Facebook, puro cellphone yung lumalabas dyan. So kung mahilig ka namang kumain, so puro pagkain yung lumalabas dyan sa'yo, no? At lahat ng yan is na nagagather through cookies. So pag inaccept mo tong cookies, anumang interest mo dito sa browser mo is malalaman ni metapowercrypto.online. So I suggest wag mo nang i-click yung accept cookie. And site tour lang tayo, no? Hindi natin papasukin to. Also itong mga registration form nila masyadong personal. So kukunin to first name mo, last name mo, username mo, phone and email, and also yung password mo. And itong name tsaka username, medyo sa username tsaka password, baka gamitin nila yan at i-log in nila sa ibang ano, no? So baka ma-phishing ka sa site na to. So ingat-ingat na lang, kasi lahat ng mga pinag-i-input mo dito ay posibleng gamitin nila sa future na plan nila, no? So sabihin natin na ikaw nag-register ka dito tapos hindi pa nila ginagawa yung plano nila, no? So bali pinapahinog pa nila yung plan nila sa iyo. Meaning like example natin, yung bank account mo hindi pa masyadong malaki. So pinapahinog pa nila yan. Pag lumaki na yan, diyan pa sila susunggab sa bank account mo, saka pa nila ihahack yung account mo. Okay? So kaya ingat-ingat na lang sa mga pinagta-type niyo dito, no? Kasi nga masyadong personal to for me. Baka ma-phishing kayo dito at ang gagawin ko, site tour tayo. I-fill ko to yung mga names dito and etc. with a fake one para iwas na rin, no. So ilalagay ko dito yung mga peke. And I will not accept the cookie. Kung hindi tayo maka-proceed dito na ano, hindi natin kliniklik tong cookie, di hard pass na tayo kasi nga possibly tayo ma-phishing dito, no. So pause ko muna. So ayun, no, at naka-login na po tayo dito sa loob nila. At meron silang free 25 pesos. So dito makikita natin total withdraw, total deposit, current investment and current plan. Total investment, pending investment, pending withdrawal, referral earn. So ito yung referral natin, pwede niyo gamitin yan kung trip niyo talaga at matigas ulo niyo, no. Pwede nyong sunggaban to. Pero ano ba meron dito? Click natin to. Anong napapala? Itong araw kaya. So yun, meron. Data found, wala. So back tayo. Pending invest, referral. Di ko siya magets. Asan yung investment dito? Settings. Sorry.
Ah, okay. So, parang ano lang, Winvest. Pesos ba to? Parang Winvest lang. Winvest. Yung kay ano, yung na-review natin. Search nyo na lang dyan sa channel natin. Merong ano dyan. Winvest. That's W-I-N. V as in victory. E. N. T. S. So, Winvest. At, same lang yung sistema nila, no? So, clinic ko lang yung ano, yung MetaPower. At, yun lumabas. Ito yung lumabas. Then, dito sa taas, clinic ko, MetaPower. Dito tayo napunta. Tapos, yung investment dito, click mo lang itong invest now. Tapos, ito yung mga plan. Dito pala yung plan. So, may 500, mayroong 1,000, mayroong 3K, 5K, 10K, 50K, at saka 1,500. So, punta tayo sa 500. Return amount 100 for 180 times, capital back, yes. So, balik na puhunan. 100 pesos for 100 times every day. Every day return 100. Invest using this balance. Ah, sula na yung gamit nila, oh, nakasulo. Ah, okay, wait lang ah. Ano to? Ba't may Bitcoin? BTC. Ah, siguro ito lang yung name ng 500 na kunwari si 500 kunwari BTC siya yung pangalan ng plan or investment plan niya, no? So dito naman sa 1,000 kunwari si Sol yung investment name plan nitong 1,000. Dito naman kay Ethereum 3K, BNB naman 5K. So wag kayong malito, name lang yan at hindi totally coin yan. Kahit i-click ko yan, walang walang nangyayari. So, display lang yan. So, bali, ito lang yung parang pangalan ng itong 500 na investment plan nila, no? Though, 100 yung ano return per day, 180 times. So, kung i-click natin yan, anong mangyayari? So, aba, damay na si Paymaya dito, boys. Paymaya, oh. PayNow. GCash, PayNow. So, ayun, then, enter amount. 500. So, yan. 500. Invest now. So, dito ka magbabayad, no? Method of currency. Wait lang. Inom lang ako tubig. So, ito, no? So, nag-post naman tayo dito. So, nabasa niya na siguro. So, dito naman, payment information, 500. Aba, may service charge pang 15, no? Conversion rate, 1:1. 515. Pero papasok, 500. Deposit now. Then, ipi-place mo yung reference number. At saka username. So, dun siguro sa pag-nano-register. Username. Hindi siya specified. Dapat, ano, username ng alin. Ng account dito sa loob or yung sa GCash mo. Pag sa GCash na username to, talagang confidential talaga yung mga details na kinakalap nila dito. Kaya ingat-ingat na lang, no? Kasi baka maging phishing site itong investment plan na to. Or itong investment site na to. At, posibleng maano ka, madali yung mga ipon mo sa loob ng GCash mo, no? So, posibleng tangayin nila yan. So, doble ingat na lang, no? And ito, Generous Gonzaga. kung totoong nagtatrabaho to si Generous Gonzaga sa MetaPower, connected siya, kawawa to.
tama yung pangalan niya. Yan o. Ginamit yung pangalan. Ito yung ano, pag may mga investment na mga nag re-required ng selfie, ganito ganyan, tas selfiehan mo yung ID mo front and back, then hawak ka ng selfie, mag-send ka ng selfie picture at hawak mo yung ID na sinend mong pinicturean mo front and back. Tapos yung tatlong yon, yung front and back, tapos selfie na nakahawak sa ID. Yung tatlong yan, pag nasend na yan, pwede na lang gamitin yan dito sa kagaya nito. Tapos ikaw na inosente na nag-fill lang naman ng form nila sa yung yun nga yung form na yon, siguro kaya ka nakapag-fill doon kasi required as payment or required as withdrawal, yeah, yun nga, withdrawal requirements, so kaya mo na fill o napilitan ka ng fill up ng ganun or nag-send ng mga files na ganun. So posible ito rin nangyari sa kanya, siguro nag-selfie to front and back, nagbigay ng ID, nagbigay ng number, nagbigay ng full name. Eh, anong nangyari sa kanya kung hindi legit na or hindi talaga nagtatrabaho dito to sa Meta Power. Posible ito si Zena Rose Gonzaga at itong cellphone number niya, identity theft na. So, bali na nakaw na yung identity niya at ginagamit na ng mga buwakang inang scammer na to yung pangalan niya at cellphone number niya as mode of payment dito sa loob ng investment platform nila, no? So, kaya ingat kayo sa mga pinapasok niyong site kasi nga, kahit ako nga, posibleng madali dito eh. Though protected naman ako ng ano, antivirus, may mga site dito na pag nag-login ako, may pop-out na warning, ganito, ganyan. So, apat na warning yun. Kailangan kong i-close yung apat na warning para makapag-proceed ako sa site na yun. So, pero hindi ako nag-register dun. Kasi nga, syempre, nag-warning yung antivirus ko. So, protected ako sa ano sa malicious na mga ano, ganito, mga site. And also yung, pansin nyo itong kulay green sa gilid ng ano. Ito, browsing ano to eh, protection, yung tawag nito, kulay green sa screen. Ano yan, safety feature ng antivirus. So, bali, kung ano yung browsing or yung mga input mo dyan sa browser is filtered ng antivirus. So, though may chance pa rin naman na madali tayo, pero yun nga. Yun nga, medyo alanganin. So, dito, medyo hard pass na tayo, no, mga boss. So, kahit malaki yung bigayan nila, no. May pimaya pa sila, oh. Pero yung malaki yung bigayan, isang daan, isang araw. 5 days pa lang, bawi mo na to, eh. So, pag ganyan, masyadong too good to be true, hard pass na kayo dyan. Kasi nga, malamang sa malamang, madadali ka dyan. Okay? So, dali na tayo sa, metadata. Ano pa ba? PH smart robot ata yun. Wala na rin daw. So, metadata, wala na rin. PH smart robot, wala na rin. So, dali na tayo dalawa. At, ingat-ingat na lang. Kasi, baka mawalan ka ng malaki. At, for me, shadong ano ito dito ako sa cookie na dalawang isip eh kasi bat pa nila kunin yung cookie eh. Wala namang ano, sila nga hindi nagbibigay ng data, no, tas tayo magbibigay tayo ng data. Sira ulo to mga to. Pag clinic niyo yan, ingat na lang, dalit madadali yung account niyo, promise. Okay, so kumbaga, binibigyan niyo siya ng permission to silip your message, your phone, photos,
your conversation, kahit yung mic mo, kumbaga nagre-request or allow me to use your mic, mga ganito ganyan, allow me to use your message, allow me to use your photo, ganyan. So may access sa diyan pag naka-on yung allow. Pero pag hindi mo inallow yan, so hindi siya makakapasok doon. Pero yun nga, kung ano, mga magagaling talaga yung mga yan, so posible ma steal talaga yung data mo, no? So ingat na lang. So yan lang muna siguro for today, at God bless, peace and out. Chill.